Siyempre bukod dun sa big honor na maging anchor kayo ng ano ng DZMM, ano pa yung ini-enjoy nyo sa show na kumbaga sa anim na taong ang ginugusto nyo pa rin pumasok lagi? Ako naging routine ko na siya kasi dahil nga Sabado ang aming programa, ang sinabi ko sa news, ang work assignment ko ay Tuesday to Saturday. So rest day ako ng Sunday, Monday. Para yung Saturday, hindi sayang. Diretso na. Trabaho ng umaga hanggang hapon for TV Patrol. OMJ sa gabi, gimmick sa gabi after OMJ. So, parang isang gano'n na lang. Hindi, ako na. Ako lang na iiwan. Eh kasi kaya mas pinili ko na to. Pagod na rin ako mag out of town shows, mag host. Mas gusto ko na lang to. Alam mo yung matanda ka na. Eh nako, may edad na ako kaya ayoko nang lumayas ng lumayas. Eh lalo na ayokong na mimiss yung mga anak ko. Yung bahay, kailangan doon ako natutulog. Kaya ayoko naman mga out of town. So ganyan na lang ako, yung mga sa radyo. Tsaka alam mo, hindi ko pinababayaan ng radyo. Alam mo ano to eh, Manay, in fairness, habang tumatanda ka, mas dapat mong pinatutunayan na may laman ang utak mo. Okay. Meron kang humor, meron kang wit, matalino yung panghuhusga mo, at hindi ka basta-basta nanghuhusga. Kung nung araw na wala akong anak, wala pa akong pamilya, ang tare-tare ko, wala akong takot. Ngayon may pumipreno na sa akin, yun yung pamilya ko. Na hindi naman ako nagiging duwag, kaya lang dapat nagiging balanse ka din sa mga pag-o-opinion mo. Laos na yung mga tare-tare para mapansin. Nung araw, ganun tayo, di ba? Laos na yun ngayon. Dahil kahit ang mga artista na ngayon, kaya nilang ipagtanggol ang sarili nila sa mga birada sa kanila. Oo. Yung dati, nagmamatter pa tayo sa kanila. Ngayon, parang pansinin ninyo, no? Nagmamatter pa tayong lahat mga reporter sa kanila. Pero ngayon parang hindi sila ganun kaano. Kaya iilan lang nakakakilala ng mga reporters eh, ng mga artista. Oo nga. Na binavalue yung nagagawa. Iba na ngayon Oo. Kahit ilang beses ka nang pinakilala at exactly, interview. Exactly. Kaya dapat tanggapin natin ang katotohanan na ganun talaga. Ganun talaga. Kasi huwag na tayo magtaray kung hindi tayo nakikilala. Oo. Kasi saan? Kanino pa? Hindi. Kanino? Hindi. Ewan ko, mas madalas kong kausap kasi si Gretchen. Pero not necessarily naniniwala. Basta naniniwala ako sa lahat ng mga inaano ni Gretchen. Pero hindi naman nangangulugan hinuhusgan ko na si Marjorie. Kasi si Gretchen, nakasama ko sa isang telesere. Lahat ng buhay niya, binulat-lat niya sa akin. Kaya parang mas, syempre mas, di ba, pag kahit naman sa away ng kaibigan, kung sino mas kaibigan mo, doon ka, di ba? Para patunayan mo, mas kaibigan ka niya. Pero syempre, pag yung pamilya na, pamilya yan eh. Pag may pinanigang ka sa dalawa, Diyos ko, pag nagkabati yan, ikaw maiiwan sa gitna ng laban, di ba? Oo, magmumukha kang tae doon sa isa. Hinusgan mo ko nung araw, ngayon pati na kami, lagot ka sa akin. Correct, iwan diba? Ka na. Ang mahirap, tsaka pamilya. Tsaka okay lang din na nangyayari itong mga away ng Barreto kasi mas natututo yung bawat pamilya na pag nag-away tayo, huwag natin gagayahin itong mga ganito, ha? Isa social media, magsasalita tayo sa TV, sa ano, at itirahin natin sa post natin sa Facebook. Ah, diba? Natututo tayo sa mga Barreto, kaya maraming salamat sa mga Barreto. Ikaw, MJ, anong personal... Wala, nakikinig lang ako sa kanila kasi hindi ko naabutan yung most of the chunk nung nangyari sa buhay nila. So, dinidepende ko lang sa mga reports sa Lomas. No, nakikinig ako kay Kuya OG, nakikinig ako kay Tito Boy, si Tito Boy, say close din kay Gretchen, diba? So, ganun lang, parang... Pero wala akong ano, wala akong side na... Wala pinapanigan. Wala eh. Wala. Kasi my job is just to say kung ano lang yung sinasabi nila. Ano na yan? Sabi nyo kanina, nakakatanggap din kayo ng bashing tulad ng mga...